Chapter 4. Itinigil ni Narisa ang pagtipas sa keyboard ng laptop. Sinulyap pa niya ang suot na wristwatch. Hapon na pero hindi po bumabalik si Mark. Pagdating niya kanina mula sa pag-grocery ay hindi na niya ito nadatnan. Dinagdagan pa naman niya ang nilutong tanghalian. Pero nakakain na siya ng tanghalian. At nakapagmeryenda na ay wala pa rin ang binata. Mukhang uulan pa naman dahil makulimlim at malamig ang simoy ng hangin. Saan na kaya ito nagpunta? Saan nagpalipas ng maghapon? Bumuntong hininga si Narisa. Isinira na niya ang lid ng laptop at tinanggal ang suot na salamin sa mata. Dinala niya ang mga gamit sa kanyang silid. Lumabas siya ng beach house at ipina siyang maglakad-lakad sa dalampasigan. Godiva, her alter ego. Sa pangalang yun niya ay tinatago ang mga nobelang isinusulat. Hindi siya sigurado kung habang buhay niyang may tatago sa kanyang pamilya at sa publiko ang tungkol kay Godiva. Pero sa ngayon ay sa kanila muna ni Amy ang sikreto. Ah, malinaw pa rin naaalala ni Narisa kung paano siyang namulat sa mundo ng kamunduhan. Throwback, third year high school. Tuloy ba tayo mamaya? Naririnig ni Narisa na tanong ni Lorna kay Jessica. Nakaupo ang dalawang kaibigan sa isang bench malapit sa basketball court ng kanilang eskwelahan. Balak niyang gulatin ang dalawa kaya marahan ang ginawa niyang paglapit sa mga ito. Tuloy saan? Naitanong niya sa sarili. Dahil wala siyang alam sa plano nila mamaya, bigla siya na curious. Tuloy saan? Tanong niya sabay tabi sa mga kaibigan. Halata ang pagkagulat sa mukha ng dalawa. Ah, wala, sabi ni Jessica. Halatang may tinatago. Nagtinginan pa ito at si Lorna, kaya naman lalo siya nagduda. Nanahimik si Narisa. Nakadama ng pagtatampo. Sige, aalis na ako ha. Ituloy nyo na lang pagpaplano nyo. Obvious na hindi naman ako kasama dyan. May pagdaramdam niyang wika. Tumayo na siya at akmang hahakbang palayo nang biglang hawakan ni Lorna ang kanyang braso at hilahin para muling umupo. Sure ka gusto mong malaman? Sabi nito. Ano ba kasi yon? Inilapit ni Jessica ang bibig sa kanyang tenga. Bala kasi naming ano? Yung manood ng banatan? Nanlaki ang mga mata ni Narisa sa narinig. Ano? Banatan? Yung nagtitirahan? Hindi na niya nabanggit pa ng todo dahil maagap na tinakpan ni Jessica ang kanyang bibig. Oo, yun na yun. Huwag mo nang banggitin at baka may makarinig pa. Nanlaki ang mga matang sita ni Lorna. You know, part ng pagiging adventurous. May nakuha akong CD sa bayan. Actually, napulot ko lang eh. Narinig yata nung may-ari. Humina ang boses ni Jessica. Halos pabulong. Eh yung picture nakahubad tapos nagtitirahan. Nakalagay dun sa cover. Quezon Scandal ang title eh. Hindi na namin pinaalam sa'yo kasi conservative ako. Nakaingus niyang tugon. Kasi baka hindi mo kayanin, sabi ni Jessica. Saka bumungis-ngis. Ang laki nung hotdog sa cover. Narisa. Hindi na nagtaka si Narisa sa inasal ng kaibigan. Dahil sadyang may kaperdihan ang isip nito. Duda siya kung napulot nga lang ba ang sinasabi nitong CD. Hindi naman kasi lingid sa karamihan na paiba-iba ang kinakasama ng tatay ni Jessica ayon sa kanyang naririnig. Karamihan daw ay panaybugaw daw ang napupulot sa bar sa Maynila. Sama ako, lakas loob niyang wika. Nagkatinginan ng dalawa. Sure, magkapanabay pa na tanong ng mga ito. Oo, hindi sarado ang isip ko, no? At lalong hindi makitid. Saka nakapanood na tayo ng pelikula na may halikan, hindi ba? Saka yung merong scene sa kama, hindi ba? Konserbatibo man ang kanyang pamilya, hindi naman matatawag na extreme conservative si Narisa. Piling nga niya, hindi naman talaga siya konserbatibo. She was just the shy type of a person. Iyong mas pinipili na nasa sulok lang at hindi napapansin. Hindi na siya mahilig sumunod sa kung ano-ano ang uso. She was just a plain Jane na lagi lang nakasuot ng mahaba at may manggas na damit.
at laging nakapusod lamang ang buhok and her glasses of course. Marahil ay ang itsura ni Nerissa at ang reputasyon ng kanyang pamilya ang nagselyo sa kanya bilang conservative, but she was open-minded. Handa siyang sumubok ng maraming bagay. Sa totoo lang, meron siyang to-do list, listahan ng mga bagay na gusto niya subukan bago magtapos ng high school. She'd want to try drinking and smoking and many other things, pero hindi kasama sa listahan ng panonood ng banatan. But now, the idea was tempting, very tempting, so yes, she would give it a try. Kumantong silang magkakaibigan sa silid ni Lorna. Ito lamang at ang kasambayang tao roon, dahil dumalo umano sa isang kasalan sa kabilang barangay ang mga magulang nito. Sarado ang mga bintana at pinto, maging ang mga kurtina ay nakaladlad. Kinakabahan si Nerissa sa adventure na yon, bagaman hindi niya masabi kung ang kaba ay dahil sa takot na baka mahuli sila o dahil sa excitement, kombinasyon marahil ng dalawa. Ano, ready? Sabi ni Lorna habang hawak ang remote. Nakupo silang tatlo sa paana ng kama, sa harap ng TV. Nakasalang na rin ang CD, bagaman naka-open pa ang player. Sige, sabi ni Jessica. Pinindot na ni Lorna ang remote. Sumara na ang CD player. Pagkatapos, sa loob ng ilang sandali ay may imahe na sa monitor ng TV. They all gasp at a revealing image. Alaga iyon ng isang lalaki na naka-close up. Hala, narinig niya reaksyon ni Lorna. Grabe, ang laki, sabi ni Jessica. Pagkatapos ay bumungis-ngis. Ano, Risa, okay ka lang ba? Kaya mo? Nag-iwas ng mga mata si Nerissa. Oo naman. Nararamdaman niya ang pag-init ng kanyang mga tenga. Iyon ang unang beses na nakakita siya ng ari ng lalaki. Exposed na exposed. Ngayon ay alam na niya kung saan tumutubo ang mga buhok ng mga lalaki sa ari ng mga ito. Napalunok siya ng matindi. Malaki iyon at mataba. Malaki rin ang dalawang kambal na bola. Oh my goodness. Kaya pala may bumabakat sa pantalon ng mga lalaki. Ganon pala kasi iyon. Sa sandaling iyon ay tinitimbang ni Nerissa ang sarili. Nashock ba siya? Natakot? Nandiri? Was she ready for that? Dahil alam niyang mas titindi pa roon. Alam niyang may magaganap sa nakikita niyang iyon. At sino ang nakakaalam kung gaano ka-revealing ang mga eksena? Biglang humawak ng mariin si Lorna sa kanyang braso. Dahil doon ay nakapatingin ulit siya sa TV. Her eyes grew big. Hawak-hawak ng isang malaking kamay ang ari ng lalaki. Pagkatapos ay gumalaw. Pataas at pababa ang kamay. Ini-stroke pa nito ang alaga noon. Tila ba nagkakaroon ng buhay ang ari? Nagkakalaman. Lalong lumalaki. Lalong humahaba. Tumitigas. And the tip of that was getting more prominent. Nerissa felt awkward, lalo na nang magkaroon ng audio ng isang umuungol na lalaki. Kakatuwa lang na hindi na niya may alis ang paningin sa TV. Tila ba ina-absorb at iniimprinta sa isip niya ang mga nakikita. It was so big. Hindi niya alam kung paano lumaki iyon ng ganoon. Kung paano parang napakatigas. Kung magiging totoo lang siya sa sarili, aaminin ni Nerissa na pinaghalong pagkailang at fascination ang nararamdaman niya at hindi takot. Hanggang sa mabulabog silang tatlo sa katok ng pinto, nataranta silang magkakaibigan at hindi magkandatuto kung paano itatago ang kanilang krimen at kung paano aaktong normal. Ang kasambahay lang pala ang kumakatok, maghahatid lang pala ng merienda nila. Nerissa became green-minded then. She started touching herself. Napapaungol. Sa kanyang sariling kwarto, lagi na siyang kasama ni Lorna at Jessica sa mga patagong panonood. Pagkatapos dumating ang kuleyo at naging kaibigan niya si Amy,
Si Aimee na mahilig din palang manood ng banatan. No, hindi lang mahilig manood. Adik na may tuturing. Sa totoo lang, she was subscribed sa mga banatang website. Naimpluwensyahan siya ng kaibigan. Hanggang sa matagpuan na ninirisa ang sarili na nanonood na rin ng banatan. Aimee had given her access to her account sa particular na website kung saan ito nakasubscribe, na pwede kang manood ng live na banatan. Napaka-solid nun, napakatindi. Lumawak ang kanyang imahinasyon, mas lumalim, mas naging mapangahas siya sa sarili. At sa tuwing nagkakaroon siya ng pantasya sa banatan at sa pagkakaroon ng wet dream at sa pagpapasarap niya sa kanyang sarili, she had no one in her mind but the gorgeous rider who possessed a powerful eyes and sensual lips and a killer smile, Mark Hades Marquez. Bago patuloyang kumalat ang dilim ay pinasyana ni Nerissa na bumalik sa beach house. Hindi na siya magluluto ng hapunan dahil marami pa namang tirang ulam kaninang tanghalian. Sobra pa yon sa kanila ni Mark. Iyon ay kung kakain ito, mamayang gabi ay magsusulat ulit siya. Magsusulat hanggang dumadaloy ang idea sa kanyang isipan. Pinuksan ni Nerissa ang pinto at pumasok. Mukhang wala pa rin si Mark. She went straight to her room. Papasok pa lang siya sa silid nang mapansin na tila bagya nakaawang ang pinto ng silid ng binata. Bigla ay nakadama siya ng curiosity. Natutokso na sumilip sa silid na iyon. Don't, awat niya sa sarili. Baka mahuli ka pa niya at girahin ka. Baka tuluyan kanya sipain paalis ng beach house. Pero naalarma si Nerissa nang makarinig ng kalabog mula sa loob ng nasabing silid. Walang pagdadalawang isip na pumasok siya roon. She saw Mark on the floor. Mukha itong nahulog mula sa kama. Agad din niyang napansin ang mga walang lamang bote ng alak sa sahig. Napailing si Nerissa. Lasing na lasing ang binata. Sigurado siya roon. Come to think of it, umalis nga ba si Mark o naroon lamang sa silid nito at nagiinom? Mukha ang huli ang sagot. Iyon ba? Ganon ba ang palaging ginagawa ni Mark? Ang magpakalunod sa alak? Alam niya si Teresa ang dahilan. Hindi pa talaga nakakamubo ng binata. At parang gustong umiyak ni Nerissa. She wanted to cry for him. Kinalma niya ang sarili at tinaluhan ng binata. Mark, sabi niya. Mark barely opened his eyes. Hindi nga siya nagkamali. Lasing na lasing ito. Hey, he said. A devilish grin stretched across his face. Pero hindi na madadala pa si Nerissa sa ngiti ng binata. Nakikita niya ang kalungkutan sa mga mata nito at pilit. Lumalabas ang pangungulilang itinatago. Come on, come on! Tinulungan niya ito makatayo para may lipat muli sa kama. Pero grabe, hindi yun ganun kadali dahil malaking lalaki si Mark. Mabigat. Pero nagawa naman ni Nerissa. Halos habulin niya ang hininga sa pagod. Kukuha lang ako ng tubig at... Ay! Hinawakan ni Mark ang kanyang braso at hinila. Napasupsup siya sa katawan nito. Ang sunod na namalayan ni Nerissa ay nasa umbok na ng pang-upo niya ang isang kamay ng lalaki. Pumipisil. Nagresulta iyon ang ungol sa kanyang lalamunan. Mark! Shhh! Anito. Ang pangas na kamay ay pumailalim sa suot niyang palda at hinaplos ang kanyang hita. Napapasinghap si Nerissa sa tila kuryenteng hatid ng kamay ng binata. Ang maliit na bultahe ng kuryenteng iyon ay nanunulay sa bawat himaymay ng kanyang kalamnan. Lumilikha ng apoy sa kanyang katawan. Hindi. Hindi niya gustong tumutol. Walang lugar ang pagtutol sa kanyang isip. Sa isang mabilis na galaw ay nagawa ni Mark na mapailalim siya sa katawan nito. Namumungay ang mga mata na nginitian siya ng binata. Nerissa was losing her mind. Kaya nang umawang ang bibig ni Mark at apuhapi ng kanyang mga labi ay sinalubong niya ito. This was it. Bibigyan laya niya ang sarili. Mark was impatient.
Hindi mapakali sa pagpisil at pagdama sa kanyang katawan ang may init na kamay nito. His hand was now inside her panty, cupping the triangle between her thighs. Naiarko ni Nerissa ang katawan ng laruin ng binata, ang kumpul na buhok doon. Mark, napaungol siya. I want you now. Usal nito ng pakawala ng kanyang mga labi. Nagmamadaling ibinaba ng binata ang short at brief hanggang sa kalahati ng mga hita. Pagkatapos ay itinas nito ang palda niya at ibinaba rin ang kanyang panty. Ibinuka ni Nerissa ang kanyang mga hita. Hindi yon perpektong lovemaking. Pero basa pa rin siya at nagdanasa. Hindi na siya makapaghintay na mag-isa ang kanilang mga katawan. And then Mark plunged inside her in a swift movement. Napaungol siya. Nanlaki ang mga mata at halos mapugto ang hininga. Pumuno sa perlas niya ang malaking sandata ni Mark. Yumakap ang init niya sa matigas na alaga nito. Welcoming him. Gripping him. Possessing him. Hindi ganoon ang inaasahang pakiramdam ni Nerissa. Dahil hinigitan pa ng binata ang inaasahan niya. He filled her wonderfully. Nakakalunod ang sensasyong kanyang nararamdaman. Masarap, matamis, langit sa pakiramdam. Nakaawang ang bibig. Humihingal at nakatutok sa kanya ang mga mata ni Mark na puno ng pagnanasa habang labas-masok ito sa kanya. Mark, itinaas ni Nerissa ang mga kamay at kumapit sa headboard na maging marahas at madalas ang pag-ulos ng binata. Kinagat niya ang ibabang labi sa nararamdamang sensasyon. Matinyang malapit na itong sumabog tulad niya. Napapaungol si Mark, lalong naging mabilis ang kilos. Pandalas at wala sa ritmo kung umulos. Bumabaon at lumalabas ang matigas na sandata sa kanyang perlas. Aaminin ni Nerissa na nasasaktan na siya sa karahasang pinapamalas ng lalaki. And then he buried himself in deep inside her. Ang kanyang alaga ay pumipintig at naninigas sa kanyang kaloob-looban. At doon ipinutok lahat sa loob. Pumikit si Mark, tila high sa naging release. Napaungol pa ito bago ibinaksak ang sarili sa kanyang tabi. Nakadama ng frustration si Nerissa. She didn't come. Hindi magandang pakiramdam ang mabitin. Sa una lang siya nasiyahan. It was really frustrating. Pinalingan ni Nerissa ang binata. Tulog na ito. Natulala siya. Ano nangyari? Tinira niya ako. Basta tinira niya lang ako. Ginamit siya nito para lang labasan ang tensyon at init. Teresa. Nilukob ng lamig si Nerissa sa pangalang binanggit ni Mark sa pagtulog. Nakagat niya ng marinang ibabang labi. Naiiyak na naisip kung siya kaya ang nakikita ng binata kanina habang may nangyayari sa kanila o si Teresa. Itutuloy.